Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Palaso Verde dito sa gilid ng Dang Reyna. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol JP Kabuhan. JP Kabuhan. Yun. So i-check natin ngayon kung ano yung mga specifications ng itong kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol JP, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito bang Rigid MTB mo? Ito yung pinakauna mo? Hindi, may pinakauna pa ako, yung 26er na Atomic. Dati yun na suspension fork, nilagyan ko ng rigid fork, which is itong Mosso M6. Na intended for long ride purposes talaga, na patag lang, walang mga karera. Puro patag lang talaga, walang mga ahon. Yun, ganyan. Yun yung sa 26er mo. Ang kaso sa ngayon, ginawa ko na siyang pang crit, pang long ride. Pero pinakauna na itong setup ng 29er ko is pang crit talaga siya. Dati siyang naka 1123 na cogs. Tapos itong 480 chainring, isang taon na rin yan sa ngayon. So intended siya noon pa, pinakauna pa, noong naka 26er ako, na pang ensayo talaga. Kasi 480 chainring, unusual nga naman para sa mga daily commute. Tapos, so yung 26er mo, pang long ride lang muna na patag. Dati. Tapos nung nagpalit ka ng 29er, pang crit nung una. Crit nung una. Uh-huh. Tapos di ko na rin, binigay ko na rin yung crit setup. Kasi ang hirap nga naman ng 1123 na cogs, pinapangkaibiyang tunnel ko, medyo mahirap. Puligat din inuna. Pinakauna ko naramdaman sa puligat yon yung 1123. Uh-huh. Kaya mahirap din. Pinalitan ko na 1136 ngayon. Okay, mas malaki na. Na so, pag San Pedro ako ng matalito. Free. As in, wala kang limit sa ano eh. Sa gearing ba? Kasi 23 tit yung pinamalaki sa 1123. Ngayon, 36. Napakadali na lang din bilugin. Okay, so itong 29er mo, summarize natin ha. Itong 29er mo, supposedly pang-crit lang. Then, nung tinry mo mag-long ride, kasi nga malitus bracket mo, nahirapan kang umahon. So, kaya nagpalit ka ng mas malaki. Mga ilang buwan lang din tumagal yun. 3 months. Then, meron kang extra chainring din, ano? Naging 1x10 ka na. Yan, so mamaya talakayin natin, no? Yan, so itong MTB mo ngayon, pang all-purpose na rin. Ayan. Pang bike to school, ensayo dito sa Dang Reyna, Tukwahan. Tapos, syempre, yung pwede rin siya pambalagbaga. Nasubuhan ko na ito sa ano eh, sa Bulacan. Yung Lubacan. Lubacan, Giginto. Giginto, alam ko na yun. Nadaanan namin natin yung Nelvin yun. Nasubuhan ko na. So, yun, lumambot yung ibang rayos. Pag uwi ko, may konting gewang. Wala rin na magagawa. Hinigpitan ko na lang ang sarili ko. Minor lang yung nangyari, Aberia, no? Minor lang. Pero kung road bike yun, kawawa. Ayan. So, sinagot na rin niya ano yung intended purpose niya dito sa kanyang rigid MTB ngayon, no? So, Idol, bakit ka pala nag-opted dito sa ganitong klaseng MTB na setup? Hindi ka nag-opted sa road bike? Nga naman, mas mataas maintenance ng road bike. Sa STI pa lang, brake set, tsaka may shifter, mahal na rin yun eh. Kung sa mountain bike, nasubukan ko na mag-mechanical, ang mura lang, less than 1,000 yung brakes. Tapos ang shifter magkano lang din, may kasama ng RD 900 ata. Dati ako naka L2A5. Pinost ko rin yung sa TikTok ko, sa Pedal Discipline na TikTok, about sa L2A5 Elite na naka oversized pulley, 18 teeth sa baba, 16 teeth sa taas o 15 teeth sa taas. Maganda naman yung performance niya. Kaso nga lang, recently, mga this week lang din, natuluyan yung RD ko dahil yung RD hanger, yung dropout, nabali. Ang nangyari, umikot pa yung RD sa loob ng cogs. Nasira yung RD hanger. Marami nasira, kaya sa ngayon, makikita nyo dito, naka-alibyo na ako na stock pulley size. Kasi dati malaki talaga eh. Parang ano talaga siya eh, head turner siya. Uy, mapapatingin na lang na, uy, ang laki ng pulley. Ayun, so moral na rin, practicality. Mas economical talaga gumamit ng rigid MTB at saka doon sa road bike, no? At saka yung STI kasi ng road bike, kasi pag sumemplang ka, yun ang unang tatama. Hindi ka tulad nito na ito lang eh. Del bar sa dulo. Yun, so ito rin, yun yung masakit din kapag naka-road bike ka, lalo na. Siyempre, pag na-aksidente ka, no? Yun, so yun yung reason and purpose niya, no? So Idol JP, mag-start na tayo sa XC Harten Mountain Bike Frame mo. So anong brand at model ito? Spunker Glorious 29er. Na-acquire ko siya around 2021. December. Yun nga, so ito nga daw yung Spunker Glorious na XC Harten Mountain Bike Frame. So ito is, aluminum, no?
aluminum 6061 pagka alam ko. Mm-hmm. Then ito nga 29er yung frame. Ano yung underframe? Yeah, 29er yung frame. Then ang size nito size ano to? 15.5? 15.5 small. Yun, small. Anong height mo? Ano ako eh, sa yung accurate na height around 5'9" 178. Yun nga, sa tingin ko kasi mukhang maliit sa'yo yung frame, kaya parang haba ng seat post. No, mamaya talakayin natin to, no? So yun nga, 15.5 na small. Then ang head tube nito pang straight or non-tapered. Then ang cable routing naman nito, yan, sa FD tsaka sa RD, internal. Pero sa rear brakes, external. Ang bottom bracket siya naman nito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa ano to, 27.2? 27.2. Yan, 27.2 mm diameter na seat post. Ang dropout naman nito is pack wick release. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman, tingnan natin yung kanyang MTB rigid fork. So ito nga yung poging-pogi na Mosso M6 yan. Mukhang fork ng time trial bike. Aero na aero. So ito is aluminum 7005 na triple batted. Then ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then ang straight tube nito is straight on and tapered. Then ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount din naman nito is post mount. So next naman idol, sa cockpit ng mountain bike mo, so mag-start muna tayo sa handlebar. Handlebar, isa lang to sa mga nakuha ko mura eh. Kasi trying to keep it low maintenance, low budget. Nakakita ko ng handlebar na mura sa Facebook Marketplace. So, marketplace, kinuha ko agad. So anong brand nito? Sa stock lang daw to. Stock ng alin? Stock ng mountain bike lang din. Anong brand? Wala sinabi? Wala sinabi ang brand. Kaya kung makikita nyo dito, wala rin yan eh. Okay. Malinis din tignan yan eh. Ah, pag tinanggal to, walang nakalagay wala na brand. Talaga. So ito unbranded is siya. So ito is unbranded, no? Unbranded na handlebar. Yun, unbranded na aluminum. So ang diameter nito is 31.8 mm. So ano yung lapad nito? Hindi ko na nasukat, tsaka wala rin nakasulat na millimeter eh. Okay, sige, ganito na lang. Meron naman akong panukat, isukat natin. Tapos inalagay ko na lang sa screen, no, kung ano yung lapad nito. Then ito is straight na may may konting back sweep to eh. Ayun nga, may konting back sweep. So next naman, ito kanyang handlebar grips. Ito yung ZTTO. Yan, ito yung variant ng ZTTO na yun nga, grippy talaga, grippy. Then ito yung ano mo, no, pang aero position, pang aero mo na pads. Yes. Kasi nakita kita sa montage video na naka-aero, naka-imaginary aero bars ka. So meron siyang bar tape na unbranded na pang road bike to, no, para hindi dumulas yung forearms mo, no, sa may siko. Pampalambot na rin kasi masakit dito eh. Nasubuhan ko na yung wala. Handlebar lang talaga dito sumakit. Yung walang bar tape. Nagkapasa pa ako dito, sinubuhan ko dito yun sa Daang Reyna. Masakit nung mga dalawang araw makalipas, kaya nilagyan ko ng ganyan. Yeah, meron siyang ganito. Parang ganito yung naalala ko kay Leonardo Navarez, ganito yung setup eh. Ganito yung bar tape niya dito. So next naman, itong kanyang stem, ito yung ulo na aluminum. So ito is 130 mm ang haba. Then ang angle nito is negative 17 degrees. So next naman, itong kanyang integrated na headset. Ito yung mountain peak na sealed bearings. So next naman, itong kanyang seat lock. Ito yung submit na aluminum. So ito is quick release type. Then ang diameter to is 31.8 mm. So next naman, itong kanyang seat post. Ito yung Uno Advanced Project na aluminum. So 27.2 yung taba. Ano yung haba nito, idol? 400 mm. 400, no? So kita-kita natin yung minimum insertion. So delikado na yan sa frame. Dito, baka masira yung frame. Dito banda yan. Mm. So kailangan mo palitan to ng 450 mm. Bago lang din to, tsaka naganap ako ng 400 mm ng uno na walang setback yung nasa wala akong mahanap eh. Kaso, yun nga. Try mo yung FMF. Ayun, may setback kasi yun. Meron akong ganun ang kaso, sobrang layo para sa akin. Medyo nangangalay ako. Kumbaga di ako ma-position ng ayos. Okay, ibig sabihin pala, naghahanap ka ng, ano, ng 450 na zero setback. Yes, yes. Kasi nga yung mga 450 naka-setback. Naka-setback kasi siya, ayun. Dito layo masyado. May isa pang issue na pag andito na banda yung clamping, dito ako nakaupo sa dulo. Okay. Ang nangyari, parang tumutunog dahil sa bigat ko eh. Okay. Kaya hindi kinakaya yung bigat ko pag andito yung clamping. Kaya kita nyo, nasa gitna. Yung pwede lang nasa dulo eh. Yung pala, no, kung bakit ito pa rin ang ginagamit mo. Naghahanap ka ng 450 na haba na zero setback. Yun, so ito yung kanyang seat post, no? So next naman, ito kanyang saddle. Ano to, weapon? Weapon na Predator. Yun, weapon Predator na may butas sa gitna, no? Malambot and flexible. Then ang railings na to ay steel. So ano yung performance mo dito sa saddle nito? Maganda ba? Be honest, sobrang ganda niya eh. Ang kaso nga lang, ang issue ng mga ganitong klaseng saddle na sa weapon,
may umbok dito sa dulo. Na pag inupuan mo parang uncomfortable siya. Pero sanayan na lang talaga eh. Okay, so para tumatama sa itlog mo. Parang gano'n na rin. Ayun yung feedback mo dito, no? Yun, so ito yung kanyang saddle. So next naman idol sa drive train setup ng mountain bike mo. So mag-start muna tayo sa shifter. Shifter Alibio 3100 na right shifter lang yan. Ah, 3100 kasi 2x siya eh. So, kinuha ko siya 2x pero 1x lang yung nagamit ko. Yung right shifter lang na 9-speed. M3100, Shimano Alibio. Yun nga, naka 1x setup itong kanyang mountain bike. So wala kayong makikita ng front shifter, front radar. Pero meron nga siyang extra chain ring. So next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung iXcept Jankun na pambansang MTB crank ulit na Halotech. Pero yung Halotech threaded bottom bracket mo, Shimano BB52, yes. No? Then ito 104 BCD, 170mm ang crank arm. Then yung chain rings niya, Decas. Decas yan, pero ang naging issue kasi dito, nung kita nyo walang design, kasi may design yan eh. Binaliktad mo. Binaliktad ko siya dahil yung kabilang side niya, worn out na, pag pinapadjack, masyadong maganit. Hindi na maiwa, kasi bago yung chain eh. Hindi maiwasan yung ganit. Kaya nung binaliktad ko, umayos naman, naging smooth. Kumbaga yung side nito, last pag na. Dito hindi. Kaya ito yung in-opted mo, no? Yan yung best explanation. Dekas sa 4080 na 1x narrow wide na rounded, no? Yes. Ito bang small ring mo, ilang teeth to? 36 teeth. Na Dekas din? Hindi, ano lang siya, steel lang din siya na chain ring. Unbranded na steel. Yes. Ayun nga, meron nga palang akala ko wala. Yung pala, meron palang steel na 1x narrow wide, no? Meron pala. So sigurado ako na kaya ka merong ganito, pang ahon to, no? Dapat 2x na setup. Ang kaso nga lang, hindi, pag nilagyan siya ng RD, hindi siya ma-ship. Kumbaga ito na yung, ang pinakasagad niya, hindi ma-ship sa pinakamalaking chainring. Kailangan bawasan ng spacer. Yun nga, bali ibig sabihin, dimano na lang yung shifting mo dito. Kung sakali, pero kakakabit ko lang din yan 3 days ago. Kaya tatanggalin ko rin sa susunod. Temporary lang. Temporary lang. Okay, temporary lang pala tong kanyang kasi hindi mas small ring. Pwede yung 2x eh. Hindi pala pwede, no. So next naman ito kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano M520. Yun nga, M520. Yan, na clipless pedals. So next naman ito kanyang chain na 9-speed KMC, no? KMC na 9SL. Ayun, kasi hollow plate tsaka hollow pin. Kaya maganto. Yung cassette sprocket mo naman na pang mountain bike, 11 to 36 na Sunshine lang din. Sunshine 1136 na 9-speed. 9-speed. Na MTB cassette. So next naman ito kanyang rear derailleur. Ito yung Shimano Alibio na 3100 din. Ganyan din. Na 9-speed. So next naman sa wheelset ng kanyang mountain bike. So mag-start muna tayo sa tires. So ito yung IRC Dragon Scale na 29x1.95 na tubeless ready tsaka foldable. Pagkakalam ko hindi pa siya tubeless ready, pero foldable siya. Foldable. Hindi pa. Okay, hindi pa tubeless ready, no? Wala siyang nakasulat na description. Okay, so ito yung naka-tan wall, no? Tan wall. Ito lang, ito yung alam ko pinakamagaan na exciter kasi para 350 grams yata ito. Mga hindi umabot ng 400 grams, yan. So ano yung performance mo dito sa gulong na to? May storya siya na 4 days ago pa lang. 4 day old pa lang siya. Nagkaroon siya ng butas. Okay. Hindi ko alam kung dahil naiwan ko lang 'yon kasi karera 'yon eh. Tapos iniwan ko lang diyan, tapos nanonood daw karera. Hindi ko alam kung binutas. Kasi bagong-bago yung tires mo, butas ng isang napakaabang bakal. Baka may nag-prank lang sa iyo, no? Sinabotahe. Pag-uwi ko, napag Ibiya pa ako noon. Nakapag-labs-labs ako dito sa Daang Reyna. Pag-uwi ko, biglang malambot. So baka sinabotahe nga sa karera. Pero never pa nabutasan yan na yung talaga puncture. Yes, wala talaga. Yung thumb tacks wala. Tapos makapit. At the same time, mabilis din yung rolling. Kaya para sa akin maganda talaga eh. Ayun, so maganda yung kanyang feedback niya dito sa Dragon Scale na IRC, no? Maraming ganyan sa Lazada at sa Shopee eh. Yan, so next naman ito kanyang 29er na MTB rims. Ito yung weapon hammer, no? Weapon na aluminum double wall and ilang holes to? 32. Yung spokes and nipples mo, pillar? Pillar spokes. Ayun nga, na triple batted na stainless steel tapos brass nipples. Yes. So next naman itong MTB hubs mo, weapon savage. So ilang poles ito, idol? 6 poles. 6 poles? Na may tigtatatlong nipin ba? 6 poles siya na 3 teeth. Tapos nga, edited ko mismo. Para tine-check ko kasi na pag-edited yung hubs, parang sumusunod, nagiging pixie.
Di ko alam kung dagdag performance, pero recently na nagkakaroon na ako ng conclusion na pag-edited yung hubs, mas maganit. Parang wala talaga siyang tulong, hindi siya nagiging pixie na tinutulungan niya pumadyak. So baka ibalik ko rin sa normal na spring kasi nakamatigas na spring yan eh, yung hindi siya talaga. Ah, yung pagka-edited mo, iba yung spring? Iba yung spring, okay. Nakukuha lang din siya yun, kaya pag mag-edit talaga, dapat ano lang, sakto lang, wag gagarapalin. Kasi pag may chance na masira talaga yung hub pag ginarapal eh. Oh, kasi di ako nag-edit ng hubs, kung ano yung spring, yun na yun eh. Tsaka may grasa eh. No? So, mas maganda yung ganun, kesa paglaruan. Pa kasi pinaglaruan ko siya out of curiosity. Marami na akong ginawa sa bike ko na talagang walang sagot sa tanong na yun. Kung bakit nga ba malaki yung, mas maganda yung malaki yung pulley, ano ba nagagawa nung edited na hubs, ganun. So ginawa ko siya mag-isa. Tapos ayun, nagkakaroon na ako ng inclusion. Popost ko na lang din sa TikTok ko 'yon. Okay. Meron ka pa lang TikTok ako. Meron. Ayun, so ilagay ko na lang sa screen niya sa description box below yung TikTok mo, no. Ayun, so i-check natin ano pala. Kasi type of free body at ito ay Silverings, no. So i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel. Ang init na ng GoPro ko. Hindi ko na mahawakan. May talaga yung 6-4 sa may tikatulong ngipin. Yan guys, no? Yan yung tunog ng Weapon Savage ng MTB Hubs kapag naka-free wheel. Then last lang, no? Sa ano, pasensya na, ano? Ang init ng GoPro ko, di ko lumahawakan. Okay. Yan sa brake set ng kanyang mountain bike. So ito yung Shimano MT200 na hydraulic brakes at ito ay dual piston. So last lang, ito kanyang disc brake rotors. Ano pala yung ano? Shimano to, di ba? Ay, hindi. Ay, di ba? Galing lang din sa stock na bike yan eh. Di ko rin masigurado kung ano yung brand. Bali, unbranded. Unbranded lang din siya. Unbranded na 160mm ang diameter sa harap tsaka sa likuran. Parehas din na fixed type and bolt type disc brake rotors. Ang init na ng GoPro ko, di ko lumawakan. So, Idol JP, magkano pala yung total estimated nito na nagastos mo? Hindi ko pa ma-total sa ngayon, pero aabot siya ng 18,000. Yung estimated mo? Yun guys, no, ito nga yung Spunker Glorious Rigid MTB ni Idol JP. JP Kabuhat. Yun, JP Kabuhat. JP Kabuhat ng Pedal Discipline. Ayun, Pedal Discipline, photographer, yes. Ka, di ba? Apa. Ayun, nilalagay ko na lang sa screen yung Facebook page mo. Sige. Yan, para may follow ninyo. Yan guys, no, na-i-bike-check na natin tong Spunker Glorious Rigid MTB ni Idol JP Kabuhat. JP Kabuhat po. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang glorious na MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Si Idol, mag-shoutout ka na. Maraming salamat sa pamilya ko, sa nanay ko, especially tita ko, at yung mga sumusuporta dati pa sa Pedal Discipline. Alam nyo na kung sino kayo, mga dati kong kagrupo, at mga kagrupo ngayon, yun lang naman. Tsaka yung kagrupo mo nang susunod. Tsaka yung mga kagrupo mo nang susunod. Dito, natotop ako kung init ang GoPro ko. Yan, thank you ha. Yan guys ha, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget na, nabubulol naman ako yung YouTube channel. I-subscribe yung aking YouTube channel, pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Pangatlong patch ko na ito na sunod-sunod. Yan guys ha, maraming salamat sa inyo and drive safe po sa inyo.